Hello po. Magandang araw po. Ito ulit po tayo magbablog. Kung anong gagawin ninyo kapag mahina ang inyong ikot ng electric fan. Siguro marami na rin kayo na panood nito. Pero ito wala pong cut. Meron pong dinala dito. Medyo madumi na nga lang siya. Mahina ang ikot ng electric fan. Kanya pong tatak na electric fan ay KDK. Saksak po natin para makita natin. Malalaman niyo po sa number 1. Oo, yung electric pan niyo ay pareho lang ang lakas ng 1 to 3, pareho lang ang lakas ng ikot. Mahina na po 'yun umikot. So anong problema? Tingnan nga natin 'to. Andarin po natin sa 1. Kita niya po, dandahan lang siya naikot to. Pag ganyan po, mahina na po ang may problema po yung pwede may problema po yung kapastor or sira yung bushing o sira yung shafting or kaya yung motor po, yung rewind po ng motor, shorted na yung number of tons ng rewind, so kaya mahina, kaya masisira din ang inyong electric, masusunog yun. So dapat nyong ano dapat gawin? Sundalin nyo sa manggagawa kung hindi nyo kaya, pero tuturo ko sa inyo, makakaya nyo pong gawin yun kung paano gagawin. Tingnan po natin ha. Patayin natin. Hanggutin nyo muna, saksakan. Anong banday lang, ba't mahina? Tingnan po natin ha. Sandali lang. Linisin ko muna po ha. Wala pa, wala pong naman na hangin yung compressor. Sandali lang po. Tingnan na natin yung ano. Una nyo gagawin, tingnan nyo po yung kapasitor. Natin yung capacitance tester kung malaman natin para kung sira talaga to.
35 na lang po siya. So 0.5 na lang po yung microfarad ng kapastor. Dapat po kung ano nakalagay sa kanya, kung nakalagay po sa kanya ay 1.5, dapat 1.5 po yun. So kumuha po tayo ng bagong kapastor. Microfarad. O, tingnan natin kung 1.5 talaga. So 1.5 talaga yung bago. So ikapit natin, tingnan natin kung andar, kung lalakas. Okay, andalin na po natin. Tingnan natin kung lumakas pa. Pero hindi po natin nalalangisan, ah. Hindi pa natin nalilinisan. Saka, kasi yun palang una ko nakita sira, eh. Tingnan natin, ha. Buwan pa lang. Pero kita niya naman ang ikot, oh. Pakabilis na. Number 2. Number 3. See? Okay na po. So, linisan nyo na lang. Tapos langisan. Linisan nyo na lang at langisan. Para maging maganda po yung trabaho niya. Yung magbibigay sa inyo ng performance. Okay po. So, hanggang dito na lang. Huwag nyo po kalimutan na subscribe yung channel ko. Nakaraan kasi magtutulong ako sa inyo paano mag-assemble ng rewind. Kaya lang, na-assemble na ng bayaw ko, eh. Susunod, at tuturo ko po sa inyo rin kung paano mag-rewind. Pag may dumating na, ipare-rewind po.
Maraming salamat po.